atin pungtunghayan ang 3 kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Abala sa paglilinis ng bagong bahay si Abigail. Naregaluhan sila ng mag-asawang Esteban ng isang simpleng bahay sa isang mamahaling subdivision. Kaya heto siya ngayon, nagsasaayos ng mga kasangkapan at nagdedekora ng paligid. Hilig ni Abigail ang mga ganitong bagay. Kumbaga, isa ito sa libangan niya. Dala ang isang maleta na naglalaman ng mga damit niya ay iniakyat niya ito sa itaas upang patasin na ang mga damit niya sa magiging kwarto nila ni Hunter. Pagbukas niya ng pinto, ay naabutan niyang may kausap sa telepono si Hunter. Ibinaba lang ito nang makita siya. Bumaba ang mga tingin nito sa maletang daladala niya. "Anong gagawin mo dyan?" tanong ni Hunter na ang tinutukoy ay ang maleta. "Ah, kasi liligpitin ko na itong mga damit ko para mailagay ko na sa maayos na lalagyan," sagot ni Abigail. Subalit na patawa ng nakakainsulto si Hunter. "At sa tingin mo, papayag ako na makatabi ka sa pagtulog?" tanong ni Hunter. "Anong ibig mong sabihin?" nalilitong tanong ni Abigail. "May maid's room sa baba at doon ka matutulog. Wala kang karapatang makaramdam ng ginhawa habang nasa poder kita." Wika ni Hunter sa kadahan-dahang lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang baba niya saka muling nagsalita. "Huwag kang aasa na ituturing kitang asawa sa pamamahay na ito. Bawat pagkain kakainin mo ay kailangan mong pagtrabahuhan at hindi ka kakain hanggat hindi ko sinasabi. Wala ka rin karapatang gamitin ang mga kagamitang iniregalo sa iyo ni Napapa." Wika ni Hunter, saka siya itinulak at lumabas na ng kwarto. Napatitig na lang sa sahig si Abigail. Parang mas gusto pa niya sa bahay nila. At least doon ay hindi siya sinasaktan ng pisikal ng mga ito. Talaga nga yatang impyerno ang buhay na napasukan niya. Hindi na siya pwedeng iiyak na lang basta masaktan. Kailangan niyang tibayan ang loob niya. Dahil kawawa siya sa bandang huli kung magpapatalo siya. Dala ang maleta ay muli niyang ibinaba ito at tinungo ang maid's room. Pagkabukas niya ng pinto ay walang ibang kagamitan doon kundi ang kama lang at isang maliit na kabinet. Kahit electric fan ay wala ito. Napansin niyang mabanas sa naturang lugar. Napaisip na lang siya kung papaano palilipasin ang gabing ito. Wala rin siyang nakitang kumot uunan man lang. Mabuti na lang ay nagdala siya ng isang kumot. Ipinatas ni Abigail sa kabinet ang mga damit niya. Maya-maya ay nakaramdam si Abigail ng gutom. Palabas na siya ng kwarto nang biglang sumulpot sa harapan si Hunter. "Ipagluto mo ako at nagugutom na ako." Wika nito sa kanya. Naalala niya ang sinabi nito kanina na pagtatrabahuhan niya muna bago siya makakain at hindi rin siya maaaring kumain hanggat walang sinasabi si Hunter. Habang nagluluto, ay natatakam siyang tikman ang mga pagkain inihanda niya. Subalit na sa may countertop lang si Hunter at pinagmamasdan lahat ng galaw niya. Nakaramdam ng pagkailang si Abigail. Hindi rin naman ito nagtagal sa pagbabantay sa kanya sapagkat makalipas ang mahigit na 10 minuto, ay umakyat na ito sa kanyang silid. Nakahinga naman ng maluwag si Abigail. Titikman na sana niya ang niluluto niya nang biglang bumalik si Hunter, kaya naman agad siyang umakto na tila ba walang nangyari. Naiwanan pala nito ang telepono nito. Nang makaalis ito ay hindi na siya nagtangkang tikman pa ang niluluto niya sapagkat tila nanunubok si Hunter sa kanya. Magaling na yung sigurado. Makalipas ang 20 minutos ay naghanda na siya ng kanin ni Hunter maging mga kubyertos at inumin.
Sakto namang pababa na ng hagdanan si Hunter, kaya tinawag na niya ito. Halika na, kumain ka na, at handa na ang hapunan mo. Wika ni Abigail sa binata. Napakunot naman ang noo ni Hunter. Tiningnan naman niya kung may mali ba sa kanyang inihanda. Nasapu niya ang kanyang noo nang maalaalang wala pa pala siyang naiihandang pang-ulam. Dali-dali siyang kumuha ng mangkok upang ilagay ang niluto niyang tinola. At dahil katatapos lang niya magluto ay mainit pa ito. Walang makitang tray o pot holder man lang si Abigail upang mabawasan sana ang init nito. Kaya naman, no choice si Abigail kundi dalhin ito kay Hunter nang gamit lang ang kamay niya. Dahan-dahang naglalakad si Abigail upang hindi mabitawan ang hawak-hawak, at nang malapit na siya kay Hunter ay halos hindi na niya kayanin pa ang init na nanggagaling sa mangkok. Ngunit sa di inaasahang pangyayari ay napadanggil siya sa isang upuan dahilan upang mapatapon ang daladala niyang mainit na ulam kay Hunter. Agad namang napatayo si Hunter at nagmumura dahil sa init niyon. Galit nitong binalingan si Abigail, saka siya hinila sa buhok at kinaladkad patungo sa labas ng bahay. Dumadaing naman si Abigail sa sakit na nararamdaman. Nagmamakaawa siya kay Hunter na bitiwan siya, subalit tila wala itong naririnig. At nang makarating na sa may pintuan, ay bigla siya nitong hinila patayo at saka itinulak sa may labas ng pintuan. "Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin," galit na wika ni Hunter, saka malakas na isinara nito ang pintuan. Papasok na sana siya, subalit nakalak ang pinto. "Paano na ako ngayon?" tanong ni Abigail sa sarili. Tumunog na naman ang tiyan niya. Gutom na talaga siya. Subalit paano, nakalak rin ang pinto sa may kusina sapagkat hindi naman niya alam na magkakaganito pala. "Ano ba namang klaseng buhay ito?" naiiyamot na saad ni Abigail. "Ito ba ang kabayaran sa utang ni Diego? Bakit hindi si Diego ang nagdurusa? Bakit kailangan siya pa? Oo nga, at tila wala nang patutunguhan ng buhay niya. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay pwede na siyang saktan ng sino man. Subalit ano pa nga bang magagawa niya? Madadamay ang ina niya sa mga kagagawa ni Diego. Buhay ng kanyang ina ang nakataya rito, kaya siya nagtitiis kay Hunter. Paano siya matutulog nito ngayon?" Nagpapalingalinga siya sa paligid hanggang sa makakita ng isang bench. Hindi pa rin talaga madamot ang pagkakataon sa kanya. Inalis niya ang apron at iyon ang ginawa niyang latag. Tutal ay alas 10 na rin naman ng gabi. Pwede na siguro siya matulog sa mga oras na ito. Bukas na bukas rin ay maghahanap siya ng trabaho. Kailangan niya ng pera upang makalaya sa impyernong ito. Taimtim siyang nagdasal bago matulog. Giniginaw man, pero kakayanin niya ang lamig na ito kung ang buhay naman ng nanay niya ang nakasalalay. Hindi pa man gaanong sumisikat ang araw ay gising na si Abigail. Naghihintay siya sa may pintuan na magising si Hunter at buksan nito ang pintuan. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya pa nga ay binuksan na ito ni Hunter. Dire-diretso lang itong naglakad palabas at hindi siya nito napansin. Base sa kasuotan nito ay marahil magja-jogging ito. Agad naman siyang pumasok sa loob upang tingnan kung may tira bang pagkain si Hunter kagabi. Subalit halos halughugin na niya ang buong kusina, wala siyang makita. Kaya napagpasyahan niya na lang na magluto na. Wala sa sariling nagtatalop siya ng gulay. Itatapon na niya ang mga pinagtalupan nang makita sa basurahan ang niluto niyang pagkain kagabi. Nanghihinang tiningnan ni Abigail iyon. Nangangatal na siya sa gutom, samantalang si Hunter ay may gana pang itapon ang niluto niya. Nagpatuloy na lang siya sa pagluluto. Nang makatapos, ay naalala niya ang uniforme ni Hunter. Ipagpaplantsa niya muna ito, saka siya maliligo. Umakyat siya sa itaas at nang buksan niya ang pintuan ng kwarto nito, ay may nakita siyang isang taong nakasuot ng purong itim at nakabonet pa, kaya tanging matalang ang nakita niya. Pumikit si Abigail at saka muling nagmulat ng mata. Nang magmulat siya, ay wala na ito.
Talagang gutom na nga siya. Kung ano-ano na kasing nakikita niya. Kinuha na lang niya ang uniforme nito, saka din na lang sa baba at doon pinland siya. Ang hirap palang maging katulong. Bulong ng isipan ni Abigail. Pero kahit na mahirap, hindi siya maaaring magreklamo. Nang makatapos siya sa pamamalantya, ay tinungo niyang muli ang kwarto ni Hunter. Nagulat siya nang madatnang naririto na pala ito. Ito nga pala ang uniforme mo, pinlantya ko na. Wika ni Abigail at palabas na sana siya ng pintuan nang magsalita si Hunter. Tatlong taon ang kailangan nating hintayin bago tayo maghiwalay. Iyon ang kasunduan namin ng papa. Kaya ngayon pa lang, maghanap ka na ng maaari mong malipatan dahil anumang oras, pwedeng magbago ang isip ni papa. Wika nito, saka siya tinalikuran. Kung gayon, ay 3 taon pa siyang magtitiis sa lalaking ito. Hinintay niyang makaalis si Hunter, saka siya nag-ayos ng sarili upang maghanap na ng mapapasukang trabaho. Sa paglipas ng mga oras, tila ba nakakahalata na si Abigail. Walang anumang kumpanya o kahit na fast food chain man lang ang tumatanggap sa kanya, kahit pa hiring naman ang mga ito. Alam niya sa sarili na qualified siya sa mga bakanteng posisyon pero hindi pa rin siya tinatanggap ng mga ito. Nagtry na rin siya sa mga fast food chain ngunit ganun pa rin. Nanghihina na si Abigail, hindi pa nga pala siya kumakain. Napaupo siya sa isang lugawan. Natatakam naman siya sa mga kumakain rito. Isa itong lugawan na may iba't ibang mga putahe kaya may kalakihan rin ang lugar. Umorder siya sa aling nagtitinda sapagkat ito lang naman ang kaya ng budget niya. Habang kumakain ay napansin niyang 2 tao lang ang kumikilos rito. Marami rin ang mga taong kumakain rito kaya may pumasok sa isipan niya. Ale, pansin ko kasing parang kulang kayo sa trabahante. Naghahanap po ba kayo? Tanong ni Abigail. Oo, iha. Pero wala namang mag-apply. Mahirap kasi ang trabaho rito. Kaya walang nagtatangkang mag-apply dito. Bakit? Gusto mo bang magtrabaho rito? Wika naman ng matanda. Opo, sana. Kung naghahanap kayo, willing naman po ako. Kahit mahirap ang gawain, kakayanin ko po. Sagot ni Abigail. Tiningnan muna siya ng ale mula ulo hanggang paa. Wari ba ay sinusuri siya. Siya, kung ganun ay sige. Kung gusto mo, mag-umpisa ka na ngayon. Tamang-tama at maraming customer ngayon. Talaga manang? Masayang tanong ni Abigail. Kahit na ganito lang ang nakuha niyang trabaho ngayon, ay pasalamat pa rin siya. Sapagkat may maibibili na siya ng pagkain niya at di na siya magugutom sa bahay. Pagod man, ay masaya si Abigail. Iwinawaglit niya ang lahat ng kanyang isipin sa paglilibang ng sarili sa pagtatrabaho. Mabuti na yung ganito, kesa mag-isip siya ng mag-isip sa bahay at magmukmuk. Dahil alam niyang pag-uwi niya sa bahay, panibagong sakit na naman ang mararamdaman niya. Sana lang ay matapos na ito. Wika ni Abigail sa kanyang isipan habang patuloy na nagsaserve ng pagkain sa mga customer.